Yo, what's up mga boss? So, ito naman yung ating preparation para sa ating drawer. So, ito yung ating framing. Bali, yung framing natin mga boss, dapat levelado siya, squalado, tsaka yan, nakatama sa hulog yung ating mga partition. At ang importante, dapat accurate yung sukat nila mga boss. Magkapareho yung sukat nito, galing doon, at saka doon sa dulo, sa kabila. Para paglalagay natin yung drawer guide natin, hindi tayo magkakaroon ng problema. So, importante dapat eskwalado yung ating paglalagyan ng ating drawer, ano, para hindi tayo magkakaroon ng problema. Katulad nitong part na to, mapapansin nyo, itong side ng pader na to, hindi siya eskwalado, pero dun sa side na yun, eskwalado siya. Bali, maglalagay tayo dito ng panibagong wall, yan, nakakablalagay tayo ng panibagong plywood. Bali, itong guhit na nakikita nyo, yan yung eskwalado na ano, sukat niya. At kasi pag wala siya sa eskwala, magkakaroon ng problema. Kaya dapat yung tiyan ng ating drawer, dapat magkakapareho sila. Hindi pwedeng maliit yung nasa unahan, malaki yung sa likod. Hindi pwedeng maliit yung sa likod, malaki yung sa unahan. Magkakaroon kayo ng problema. So dapat accurate palagi ang sukat ng ating drawer at saka ng ating framing yan. So next naman na step na ituturo naman natin na magkakabit tayo ng drawer guide. Tatama, tuturo natin sa inyo yung pinakamadaling pagkakabit ng drawer guide mga boss. At tapos mga boss ha, huwag nyo kakalimutan palagi yung tanse. Ayan o, may tanse siya. Para makita natin na tuwid lagi yung ating cabinet, na i-align natin siya ng maganda. Ganyan. Lalo tumahaba mga boss. O, dapat laging may tanse yan. Para paglalagay natin ng mga partition niya, may adjust natin siya, may tatama natin siya ng maayos, matutuwid natin siya. Ayan, so what's up mga boss, andito na yung ating gagamitin na mga drawer guide. So itong ating ginamit mga boss ay heavy duty to, no? Ito ay, kung tawagin to ay ball bearing drawer guide. So ang tatak niya mga boss ay Happy Lay. Medyo may kamahalan nga lang boss itong ating drawer guide. Nakakahalaga po siya ng 615 per set. Ang set po ay isang pares po siya mga boss. Bali yan, dalawang piraso po yung laman niya magkabila. So ngayon naman, para po sa akin, doon sa mga nagpapagawa ng cabinet, na kung may budget naman lang po kayo, eh mas maganda pong gumamit na ng ganitong drawer guide. I-compare naman po natin doon sa mga ordinary. Yung pong ordinary, although mura sila, ang problema, mas mabilis silang masira. Tsaka hindi sila masyadong yun nga, hindi sila tumatagal, kinakalawang kaagad. Tsaka medyo hindi smooth yung takbo nila, lalo na kapag bumibigat. Ito kasi mga boss, heavy duty to. Kahit makakargahan natin siya ng mabigat, yung drawer natin, magkalaman siya ng mabigat, yung smoothness niya, hindi siya nagbabago halos. Kung gano'n siya kadulas nung walang laman, halos ganun din ang ating smoothness niya kahit mabigat. Tapos, yung sa ating handle naman ng mga drawer natin, gumagamit tayo boss ng ganito. Ang tawag dito ay flush handle. So bali naka-flush lang siya sa plywood mga boss para hindi siya, wala siyang mga sagabal dito, walang obstacle, hindi mo matatamaan. Kaya naka-flush lang siya. So ito, balik tayo dito sa ating drawer guide. So yung preparation ng ating drawer guide mga boss, ganito lang, napakasimple lang ano. Itong mga guhit natin mga boss, levelado na sila. Tumama yan sa sukat. Ngayon naman, itong mga pako na ito, yan, dyan lang natin ipapatong yung ating drawer guide. Eto mga boss, dyan lang natin siya ipapatong, no? Levelado siya dapat, hindi siya naka-slanting, hindi siya tabingi, basta levelado lang siya mga boss. Yan, ipapatong natin siya bago natin siya i-screw. Diba, napakabilis lang, walang hassle. Ngayon naman, syempre yan ha, tatanggalin muna natin to pag in-screw nyo yan, yung pinaka-kakabit dun sa ating drawer mamaya. So, ganun lang kabilis mga boss. Oh. Pako lang ang abang. Tapos ito naman, kung gusto nyo ng extra tibay, itong ilalim niya, pwede natin siya lagyan ng support, pwede natin lagyan siya ng mga lattice molding, o kung anong kahoy na pwede natin ilagay dyan. Extra support lang ng mga boss para mas matibay yung drawer guide natin. So, ganun lang kabilis ang pagkakabit ng drawer guide. Ganyan muna ang uunahin natin mga boss ha. Yung preparation ng ating framing at pagkatapos ng preparation ng framing natin, ikasa nyo yung mga drawer guide, ilagay nyo muna
bago nyo susukatin yung ating ano. Pag nasukat nyo na boss yan, nakabit nyo na ito, at saka yung sa kabila, masusukat nyo na ngayon yung ating plywood na ikakabit. So para hindi kayo nahihirapan. No? So ganyan lang mga boss. At ito mga boss, ha, kaya hindi na to kailangan na naka-slanting. Unlike dun sa mga ordinary, kailangan medyo naka-slanting ng konti para hindi siya nabalik. Ano? Ito kasi may self-lock yan mga boss. Eh, no? Yung rubber na yan, dyan naglalock yung ating itong nakakabit sa ating plywood. Ayun siya, oh. Naglalock siya ng kusa dun. No? So kahit pag-levelado lang siya, hindi siya lalabas. At ang pagtatanggal naman nito mga boss, ganyan lang. Hilahin nyo siya, pagkahila nyo, yan, may makikita kayo dyan na, ayun mga boss, oh, ito, pipindutin nyo lang siya. O ayun mga boss, ha, ganun lang ang pagtanggal nung ano niya, yun ha, yung pina yun, yan, labas, pag nakalabas na, pipindutin nyo lang siya, tapos yan, yun, papaghiwalay na natin siya mga boss, no. So pagbabalik nyo naman, ay gaganyan nyo lang siya, oh, ibalik nyo, itama nyo, tapos, hintayin yung lumagitik. Pag may narinig kayo ng lumagitik na, okay na siya yun. Nakabalik na siya mga boss. Diba? At ito mga boss, atik kong isa. Halimbawa, pag nagpako tayo, diba yung papatungan ng ating drawer guide, yan yung ating linya, no? Pag nagpako tayo, dun natin ipapako sa parting ilalim. So, wag nating ipapako dun mismo sa guhit. Yan ha, mali yan mga boss. Mali yung ganyan technique dapat. Pantay lang doon sa nando siya sa ilalim ng guhit para pagpatong natin nung ano, walang diferensya kasi mahalaga mga boss ang bawat millimeter sa carpentry. Napaka-importante niya, hindi katulad sa masonry, pwedeng hilot-hilotin niya pero dito sa carpentry importante yung mga bawat guhit millimeter. Napaka-importante niya mga boss. So konting tip lang 'yan para sa atin. Yan. So ito na mga boss, yung naikabit na natin yung ating tatlong set ng drawer guide. So bali, tinanggal muna natin to. Pag ikakabit nyo itong ating drawer guide, tanggalin nyo muna siya. And then pag naikabit nyo na to, ibalik natin siya ulit para masukat natin ng mabuti yung plywood na ating tatabasin mga boss. So ganun lang, yan ha. Yan. Babalik lang natin lahat yung kanyang to. Tsaka make sure boss, ha, ingatan yung ano, huwag madumihan, malikabukan yung ating mga bearing kasi may mga grasa yan, mabilis siyang dikitan ng dumi. So ingatan lang natin yung sa mga dumi natin. No? Tsaka yung pagkakasan ng drawer guide natin mga boss, mapapansin nyo, ito yung ating plywood, naka-flash lang siya dyan. No? Naka-flash lang siya dyan. So bali drawer guide natin, babangga dito yung pinakatakip. So kaya yan, ganyan lang ang kasan natin, no? Naka-ano lang siya mga boss. Yan, at pag nakakabit na siya mga boss, tanggalin natin yung mga pako. Ngayon, nasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng extra support, pwede nyo siyang lagyan ng kahoy sa ilalim ng salo. Pero ito siguro hindi ko nalalagyan mga boss kasi matibay siya, matigas siya. Kahit siguro ako, kayang dalin nito. Ayan, heavy duty ang kagandahan yan. Tsaka yung pagkakabit nito mga boss, pag nagbukas kayo ng isang set nyan, kahit magkabali-baliktad sila, walang problema kasi pareho lang naman sila. Hindi sila walang ibaba, walang ilalim. O yan. At isa pa nga po pala boss, ha, meron po tayong isa panguling tips. Yung kabit po ng ating drawer guide, ito drawing po natin ha, ito po yung ating drawer guide. Yan. Bilog-bilog. Siya po ang drawer guide po natin, nasa baba po ng ating box. No? Ito po yung ating plywood, ayan po yung ating box. Yan. Tapos ito po yung ating takip, kunyari, o handle. Yan ha, ang kabit po ng ating drawer guide ay andun po sa pinakababa. Doon po sa pinakatiyan ng ating tiyan ng ating drawer. Hindi po dito sa gitna mga boss ha, hindi po dito kinakabit ang drawer guide. Yan, lagi pong doon sa baba. Ito po ay mali. Ito po ha, ang drawer guide natin. Yun, yun po ang tamang pagkakabit ng drawer guide. Kasi pag doon nyo po nilagay yung drawer guide sa gitna, may hirapan po kayong magkabit. Hindi po organized, so hindi po proportion yung paggagawa nyo ng drawer guide. So ganyan lang po mga boss ang lagi nyo tatandaan. Kaya ganito po yung ginagawa natin mga boss, di ba? Ito po yung sample. Yan, kinabit po natin yung ating drawer guide, ayun sa baba. And then pagkatapos, sinukat po natin yung clearance nito. At saka po hanggang doon sa kabila.
sinukat natin. Tapos tinabasan po natin ng plywood. Yan. Ito po ang unang prosesong gagawin nyo muna. Pag nagpa-plywood na po kayo, no, bubuin nyo po muna yung pinaka-chain niya. So ito po yun, yung tinuturo natin. Bali, ito po nga tatanggalin natin. Bali, ito tatanggalin po natin dito sa ating drawer guide. Yan, ito yung tinanggal po natin. Siya yung ikakabit po natin dito. Yan, bali, ganito po yung magiging ano niya, mga boss. Oh. Yan ha. Ganyan yung magiging itsura po niya. So yan, para hindi po tayo nahihirapan nga magbuo ng drawer. Para makukuha natin yung smoothness. So yun lang mga boss, ang ating atip. Yan, so ito na mga boss, natapos natin lahat yung anim na tiyan, ang drawer natin, ito. Yan, kita nyo mga boss. Pag hinugot nyo siya, medyo matigas siya dahil may lock siya dun sa likod. So yan. Kita nyo mga boss, smooth lang yung takbo ng ating drawer guide. Oh. Yan, kita natin yung tatlo pa. So ganito lang mga boss, ang ganun lang kasimple kung paano maggawa ng drawer guide. Dapat, ng drawer dapat ganito yung magiging proseso ng paggawa nyo para hindi kayo mahirapan. Hindi kayo malitaw, napakadali lang. At saka pag nag-sumukat kayo mga boss nitong ating plywood, itong pinaka-chain natin, sukatin nyo siya, dapat almost 0-0 yung ating sukat. Ano? Dahil meron tayong nagiging clearance dito sa experience ko dito sa ball bearing na drawer guide. Nagkakaroon siya ng allowance na 0.3 3 mm. Pero sana halimbawa kung napakapos man yung putol natin, halimbawa kunyari ang sukat nito ay 60, tapos pumutol tayo ng mga naging 59.8, so meron pa tayong 1 mm na allowance dahil 3 mm yung allowance natin, 1.5 mm kada magkabila. Pero mas maganda dapat almost perfect yung sukat natin. So bali ang technique mga boss, kung gusto niyo ng magandang resulta ng pagdodrawer guys, paggawa ng drawer, nasa framing. Yan, dapat accurate yung sukat nyo. Nakatama sa eskwala, nakatama sa sukat, nakatama sa hulog, nakatama sa level. Para hindi kayo mahirapan magawa din ng drawer. Tapos ito naman, pagkatapos natin ito, nakompleto na natin yan. Lalagyan natin siya ng siding mga boss, ganito. Yan mga boss, meron tayong kinuhang isang piraso. Ito yung sample ng ating chan. So dapat ganyan na magiging itsura niya. Tapos ayun drawer, yung guide niya mga boss, ayun o, nakasentro lang siya sa plywood. Mas malapad yung guide niya kaysa doon sa plywood. So isa-center nyo lang. Yan, tatantiyan nyo na lang siya mga boss kahit hindi nyo siya sukatin. Tapos, pagkatapos niyan, lagyan nyo siya ng siding. Yan, paikot. Yung siding naman ito mga boss, nakadepende na sa sukat ng drawer nyo kung gaano kalaki yung inyong lalagyan. Ano. So yan, ganyan lang, ipapako natin siya. Pero yung dito mga boss, ito, yung dito na parte, lalagyan siya natin ng pasobra dito sa side na to. Yan, yung siding ng ating drawer. Pag nilagyan nyo siya, huwag nyo siya ipapantay doon. Pasobrahin nyo siya kahit mga siguro 1/2 inch o kaya 1/4 lang. O 1/4 para may tatama natin siya ng maayos dito mga boss. Oh. Kasi minsan na hindi natin na-perfect yung gawa natin. So bali para maganda yung resulta, papasobrahan natin siya para may actual natin yung tamang angle ng ating siding ano. Para paglalagay natin ng cover mamaya, diyan maganda yung lapat niya. Hindi siya kakawang dito sa ating siding. So yan lang mga boss. Napakasimple lang ha. Basic na basic lang sa inyo mga boss. Panoodin niyo lang ang ating video. Uy. So mga boss, ito na yung ating drawer. Yan, natapos na natin yung anim na box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So natapos na natin siya. No? Ang next step naman na gagawin natin, ibabalik naman natin sila. Tsaka ito yung mga boss yung sinabi ko nung nakaraan, di ba? Pag nagawa tayo ng siding ng drawer, di ba yan, nagawa na yung siding, papasobrahan nyo yung magkabilang side. Yan, may pasobra siya. At ngayon, kung bakit siya may sobrang ganyan, paliliwanag ko sa inyo, boss, kung bakit may pasobra yan. At make sure, mga boss, kapag binalik natin yung ating drawer dun sa ating kaha, make sure na malinis yung ating guide. Ano, tatanggalin nyo yung mga dumi.
Kaya lagi ako meron dito nga meron akong brush at saka meron akong basahan. Inaalagaan ko sa linis mga boss kasi may grasa tong guide natin mga boss no. So punasan natin ng basahan at saka ng i-brushin natin kasi pag yung dumi hindi natin natanggal, didikit yun doon sa ating guide. Ang tendency magkakaroon ng malfunction. Medyo gaganit minsan yung ating drawer guide kasi nga madumi na. Tapos naman, kapag fully finish na kayo, tapos na, ito, pwede nyo siyang lagyan ulit ng grasa. Yan. Para mas madulas yung drawer guide natin. At saka suporta yun mga boss kalawang. Kasi may part na kinakalawang yung ating drawer guide dito mga boss. Oh. Yan. So dapat alagaan natin siya sa grasa. At saka sa WD-40. Yan yung maintenance natin sa mga drawer guide para tumagal sila mga boss. So ibalik na natin itong mga drawer guide. At pakikita naman natin sa inyo yung ating next step. Yung mga boss, ito na. Naigabit na natin yung ating mga drawer. Ayan na siya. So nakikita nyo na yung ating pasobra no, mga boss. Ito na ngayon. Ang purpose nito mga boss, kaya natin siya sinobrahan ng ganyan para makuha natin yung tamang angle ng ating siding. May susunod natin ano. Kasi minsan, hindi natin na sinasadya minsan. Hindi tayo sigurado kung eskwalado ba talaga yung nilagay nating drawer guide. Nakalibel ba? Tama ba sa sukat? Baka mamaya pag pinutol nyo ito, iniskwalan nyo ganun. Tapos paglagay nyo, makikita nyo, ba't may diferensya? Diba? So ang pinakamagandang technique mga boss, pag gagawa tayo ng mga ganyan siding, palabisan natin. At yan, pag naka-actual na, tsaka nyo guguhitan ngayon mga boss. Yan. Diba? So pagbalik ng ating siding, tuwid na tuwid, makukuha niya yung katuwiran ng ating siding. Ang magiging epekto niya pag naglagay tayo ng cover ng ating drawer guide, maganda mga boss. Walang nakalubog, walang nakalutang. Mapapalabas natin yung quality ng ating trabaho. So, ito nga ganito nga technique mga boss. Pwede rin siya sa lamination. Ginagawa ko rin yung pag naglalaminate. Pero ito mga boss, syempre may nakalaminate na siya bago natin na ikabit. So, ganun lang mga boss. At isa pang technique sa mga ganitong advice ko lang sa mga nagdo-drawer. Pag may drawer, huwag kayong maglalagay ng drawer dito na nakasagad itong ating drawer. Huwag kayong maglalagay doon. Maggawa kayo ng, lagyan nyo ng panibagong siding. Kasi ang problema dyan mga boss, kapag tinanggal nyo yung ating drawer guide at itong ating drawer ay nakadikit doon, hindi natin madudukot yung pinakalak dito. Yan. Ang purpose naman natin, kaya tayo naglagay ng panibagong wall doon para maluwag yung kamay natin, makukuha natin yung lock ng maayos, matatanggal natin yung drawer guide ng walang problema mga boss. Ano? So yan lang ang tip natin. Ano? Pagkatapos natin nga ikat yan, naikat na natin, ilay-layout naman natin ngayon yung kanyang pinto. Yan. So ganun lang ang proseso ng paglalagay ng drawer guide mga boss. Sundin nyo lang itong aking tutorial at sigurado maaaluwa na ang paggawa nyo. Hindi na kayo mamomroblema kung paano ba yung tamang paggagawa ng drawer guide. So yun, nakita nyo mga boss, ito ha yung drawer guide natin, no? Pinapaalala ko ulit, laging nandun sa ilalim. So yan siya, oh, yung chan, ito yung tinatawag na chan. Huwag kayong maglalagay ng drawer guide sa gitna, may hihirapan kayo mga boss, hindi nyo siya makukuha ng maayos. Kita nyo, no? Maaluan lang siya mga boss, diba, oh? Madulas lang siya, smooth lang siya. Diba? Tatanggal lang ko pa ng grasa yan. Eh, paano pa kaya kung nilagyan natin siya ng grasa, di lalo na siya mas madulas, diba? So, yun lang mga boss, ha? Ngayon, lalagyan natin siya ng cover. So, yun na mga boss, ha? Nakat na natin. Natabas na natin yung ating excess na plywood. So, yan. Ipakita natin. Tignan nyo. Ang purpose niyan, mga boss, ito. Kunyari, ito yung pintuan ng drawer, no? Pag nilagay natin siya, kita nyo mga boss, oh, dikit na dikit. Wala siyang awang. Yan, oh, di ba? Dahil pantay yung ating pantay kasi yung ating siding dito naman sa siding natin, sa framing natin, ano. So ganun lang mga boss yung ating na-share na technique. Depende na sa inyo boss kung susundin nyo ba yung ating tinurong technique. Nasa sa inyo po yan. Yung akin naman ho ay sineshare ko lang po yung aking technique kung bakit po si July Ems ay mabilis po at pulidong maggawa dahil po dyan sa technique na yan ay sineshare ko po sa inyo. So kung kayo po ay halimbawa isang carpenter,
palawigin nyo pa po yung inyong kaalaman, mag-explore, explore nyo po yung skill nyo. Yan, maghanap po kayo ng paraan kung paano mas bibilis at mas gaganda po yung ating trabaho para naman po sa ikatutuwa po ng ating mga customer. So ito naman, next naman na step natin. Okay na yung ating drawer. Ang kulang na lang ay yung ating cover. So ito, ile-layout muna natin mga boss yung ating cover. Pag nagle-layout ako mga boss nito, lagi akong may yukat. Yan. That is the modern design. Huwag yung dikit-dikit. Dapat may yukat tayo. Kahit one port lang, okay na siya mga boss. Maganda siyang tingnan. Yan, so mga boss, nandito na po yung ating ginawang drawer face o yung mukha po ng ating drawer. Ano? So ito naman, tuturo po natin. Ito, mga finish na sila. Paano ba natin nakuha yung mga sukat po nito? Siyempre, lagi po tayong may layout mga boss. Ano? Bali dito sa framing natin. Yan, sa framing natin. Yung design ng ating drawer ay may mga yukat siya mga boss. Ito ha, meron tayong drawing dito. Ganyan yung kakalabasan niya. Ito yung mga drawer piece, ito yung mga drawer natin. And then yung gap na yan, yan yung mga yukat mga boss. May gap siya, wag yung dikit-dikit, pangit yun. Yan ay modern na design natin niya mga boss, na may yukat. So bali, yung yukat na ginawa ko is one port. Pero nakadepende yan sa inyo mga boss kung anong gusto nyong size ng yukat. Pero usually ang ginagamit kong yukat, 1 port inches lang. So dito, ang ginawa natin, kumuha muna tayo ng 1 port. Ito yung layout natin mga boss. Kita nyo, may namamaguhit dyan sa taas. Ayun. Yan. Bali ito, mula doon, sa top, 1 port. And then, yung ito naman, yung guhit na to mga boss, sinigurado ko lang na makokover ko, makokover nung ating drawer face, itong ating drawer guide. Bali matatakloban siya, no? Huwag yung kapos baka mamaya, sumukat kayo mga boss, doon lang yung muka, kapos, lalabas yung drawer guide, pangit yun. So nilampas lang natin ng kaunti. Yan, halos mga 1 port lang din mga boss. Bali ito na, ito, at saka ito, yan yung ating size ng pinto. And then pagkatapos nyan, yukat uli kayo 1 port. Sukat kayo ng 1 port. O bali itong maliit na guhit na 1 port yan. Tapos sukat uli kayo ng pinto doon. Bali ang naging sukat ng pinto natin dito is 19.5. So yung pangalawa natin 19.5 dahil magkasilaki ito mga boss. At yung sa baba naman, ayun, kuha ulit tayo ng 1 port. Tapos, bahala na doon sa baba. Kung hanggang saan nabutin yun, sasagad na natin dyan mga boss. Tapos dito naman, mula doon, may 1 port ding gap, clearance, mula dito. Bali dito, ayun, may guhit tayo dyan mga boss. Ano? Yung plywood natin, kita nyo, ayun, may 2 guhit siya. Itong guhit na to, yan yung yukat natin. So bali itong drawer face natin, itong mukha ng drawer, dito lang tatama mga boss. Ito siya. Yun oh. Pakikita natin. Yun. Doon lang siya tatama mga boss sa guhit natin. Tapos may yukat siya na 1 port. Tapos yung ilalim naman, di ba? Yung may guhit tayo. Yan. Doon natin siya ipapantay. So paano naman pagpapako, di ba mga boss? Pagpako na natin siya. Eh, paano natin may papako? Hindi naman natin kita. Ang ginawa natin mga boss ganito, para may ipako nyo ng maayos, kinuha natin yung sentro ng ating plywood. Naglagay tayo ng marking doon. Tapos doon sa kabila, ganun din mga boss. Yun. Bali yan yung center ng ating plywood. Ngayon naman, kunin nyo itong ano, itong isang pinto. Ayan. Lagay nyo siya. Tapos yung marking nyo, ipantayin nyo yung pinto natin doon sa mga layout nyo, mga boss ha. Ayun, nakapantay na siya. Tapos may yukat siya na 1 port. Tapos dito sa kabila, ganun din. Pumituto. Tapos dito sa kabila, ganun din. Yung marking natin doon, ayun, nilagay na natin yung marking. Ito yung tatamaan ng plywood natin. Ginuhitan ko na yun, mga boss. Ayun, oh. Ayun. Tapos ngayon, buguhitan nyo lang siya na lapis. Guhitan nyo siya para meron kayong marking. Yan. So bali dito natatama yung ating mga pako mga boss. Ano? Hindi tayo maliligaw. Patakuan natin muna.
tamaan natin mga boss dun sa ating layout. Iyan. Ayos na, yun. At pag nakatama na dito, tapos dun sa kabila, tama na rin. Pwede natin siya. Takot mga boss. So yan mga boss, kita nyo, nakatapos na siya. Pinila natin siya kasama na yung drawer natin. O yan mga boss, oh, ganun lang kasimple. O oh, yan, di ba? Nakapako na siya. So yung ating proseso, paulit-ulit lang mga boss. Dire-diretso lang hanggang matapos natin. Basta importante lang. Dapat syempre, magle-layout muna kayo. Tulad nga nung ginawa ko, yun, mula dun sa top, kumuha tayo ng 1/4. Tapos, yung laki ng pinto, 19.5. Tapos, 1/4 uli na yukat. Sukat uli ng 19.5. 1/4 ulit na yukat. At itong sukat ito sa baba. So ganun lang mga boss, ano. Napaka-simple lang ang paggagawa ng ano. Tsaka maganda diyan mga boss, kapag gina-actual yung ganyan, nakukuha niyo yung eksaktong pwesto ng drawer guide, hindi siya pilipit, hindi siya baliko, nasa alignment siya. Yan magandang alignment niya mga boss. So ganun lang ating gagawin, ha, paulit-ulit lang mga boss, pero huwag niyo kalimutan na lagyan ng stickware palagi. Yan, tapos ito naman, mamaya lalagyan to natin ng lattice, molding, o yung liston mga boss. Yung sa ating mga liston nga pala, ito, bibigyan ko kayo ng isang tip sa mga bumibili ng materyales. Ano, ang ginagamit ko kasi mga boss, ito, 1/2 by 2 na liston. Hindi ako bumibili ng 1/2 by 1. Kasi yung 1/2 by 1, diretso na siyang ipapako. Minsan kasi, meron siyang substandard kapo sa sukat. Minsan naman, sobrang lapad. Ito, tsaka ang presyo mga boss nung ito, 1/2 by 2 at saka yung 1/2 by 1, halos magkapareho lang ang presyo. Samantalang dito mga boss, pag binaak mo yan, makakakuha ka ng dalawa. Kung ang presyo nito ay 75, yung sabihin natin yung 1/2 by 1, 75 din, equivalent to 150 yun. Ito, magkano lang mga boss, 75, so makakaminus tayo ng kalahati. Di bali kayong maglagari mga boss, madali lang yung lagariin at mas malaki pa rin ang matitipid nyo mga boss pag ganyan ang ginamit nyo. Yan, so ito na po mga boss, natapos na po natin yung ating drawer. So ito po yung sinasabi po natin ng mga yukat. Yan, kapay ko to sila. Tapos yung pagitan po naman mga boss ng yukat na yon, lagyan nyo lang po siya boss ng kahoy. Ayun siya, oh. Naligyan po natin siya boss ng kahoy. Para hindi ho magkaroon ng, kasi pag yan, di ba yung yukat nila magkalayo, meron ho siyang butas. Kapag sinarado ho natin siya, may kahoy, ayun, nagiging sarado na ho siya mga boss, hindi makakapasok yung dumi. So yan, balik ganun lang ho mga boss yung ating proseso, ano po, nung paggagawa, pagkakabit ng drawer guide hanggang sa pagbuo po ng ating mga drawer. So yan mga boss, smooth lang siya. So yan na mga boss, doon po muna nagtatapos yung ating episode for today. So abangan nyo po muli po yung mga kadugsong po ng ating video. So maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. At kung ako man po ay may nasabing sa tingin nyo po ay mali, pwede nyo po akong ipa-correct. Mag-comment po kayo sa baba para po sa next video po natin tayo po ay may tatama na po yung ating mga mali. So maraming salamat.